Alamin muna natin kung ano ang kultura. Ito'y kalinangan, aktibidad ng sangkatauhan, kaparaanan ng mga tao sa buhay, pagkakakilanlan, kaisahan at kamalayan ng isang bayan o bansa. At ito ay dinamiko, kaya patuloy na nagbabago ayon din sa pagbabago ng panahon dahil na rin sa siyensya, teknolohiya at social media. At dito pumapasok ang kulturang popular. Ano nga ba ang kulturang popular? Kung noon ay radyo, dyaryo, magazine at television lang ang ating media para malaman kung anong uso, anong sikat, anong popular. Ngunit sa panahon ngayon, napaka-moderno na ng teknolohiya at napakadali na para sa mga tao na makiuso at magpauso sa pamamagitan ng lahat ng uri ng media. Ngunit, bakit ba napaka-importante sa mga tao na makasabay sa uso? Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng uso o mas formal na kilala bilang kulturang popular? Ang kulturang popular ay isang paraan ng mga tao para maramdaman ang pagtanggap sa kanila na nakararami at tanggap sila sa modernismo. Dahil ito ay kadalasan nagmumula sa mga pinagsasama-samang kultura o modernong produkto ng mga moderno at makapangyarihang tao, kumpanya at bansa. Ang kulturang popular ang kadalasan nagbibigay ng definisyon kung ano ang maganda at kung ano ang katanggap-tanggap kaya nagkakaroon ng pamantayan. Ito ay maaaring sa teknolohiya, pagkain, kasuotan, musika at iba pa. Ginagamit ito ng mga tao para maipahayag ang kanilang pagsang-ayon sa isang kultura, pati na rin na maipakilala ang kanilang sarili. Masasabing may mga positibong epekto ang kulturang popular, tulad na lamang na naihahayag ang sarili, nagiging malikhain, nagbibigay ng sariling kasiyahan dahil tumutugon sa pangailangan upang makiuso, nawawala ang hangganan sa pagitan ng ibang kultura dahil sa globalisasyon, kaya hindi na hadlang ang distansya kaya patuloy ang pagpapalitan upang makiuso. Ngunit may negatibo rin na epekto ito, tulad ng nagiging maluho dahil sa kagustuhang hindi mahuli sa uso ay napipilitang bumili tulad ng mga high-tech na gadgets, damit at iba pa dahil kung hindi ay wala ka sa uso. Unti-unti at maaaring mamatay ang sariling kultura kung ito ay hahayaan at pababayaan dahil nawawala na ng distinction ang sariling kultura, commercial at popular na kultura. Nagkakaroon ng pamantayan dahil mas maganda daw ang mga orihinal at mamahalin na galing sa mga modernong bansa. Kaya ang mga pangmasa minsan ay itinuturing na iba na bakya, baduy o basura. Ilan sa mga anyo ng kulturang popular na nauuso lalo na sa mga kabataan ay ang mga sulating popular tulad ng dagli, comics at spoken poetry na mababasa sa mga pahayagan, magazine o Facebook post. Dahil na rin sa mas malaganap at accessible ang social media, ay mas lalo nahihikayat ang mga bagong manunulat na isa publiko ang kanilang maakda para mabasa ng masang mambabasa. Dagli. Ito ay isang espesyal na anyo ng panitikang Pilipino na nauuso at isang maikli-maikli na kwento na nagsasalaysay ng iba't ibang paksa sa buhay ng isang tao na binubuo lamang ito ng ilang daan na salita, minsan ay 100 hanggang 400 na salita o hindi higit sa 1,000 na salita. Napaka-ikliman ginamit ng mga salita, ngunit minsan ay napakalawak ang mensahe nito. Dito ay walang umuunlad na aksyon, gahol sa banghay, at may paglalarawan lamang na ang layunin ay manlibang o magbigay aliw sa mga mambabasa. Malaki ang pagkakaiba ng dagli sa maikling kwento. Bukod sa dami ng salita, ay ang dagli ay lantaran at walang timping nangangaral, nanunuligsa, namumuna, nanunudyo o kaya nagpapasari. Minsan ay may double blade ng pamagat o makahulugang pamagat na may twist ang daloy, maaaring ipinaparating na may akda na may dalawang ibig sabihin o ipinapahiwatig sa pamagat. Bagamat walang katiyakan ang pinagmulan, ngunit ayon sa mga scholar na ang sinaunang dagli ay lumaganap noong unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano na ginagamit na libangan ng mga sundalong Amerikano gamit nila ang flash fiction. Kaya ang Filipino counterpart ay ang dagli. Ang iba'y sinasabi na nailathala na ang isang uri ng dagli sa pahayagan ng mga Cebuano ang suga. Comics. Ito'y isang graphic medium na kung saan ang mga salita at larawan ang ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento.
Bagamat palagi ang paksang katatawanan ang comets sa kasaysayan, ay lumawak na ang sakop ng anyo ng sining na kinabibilangan ang lahat ng mga uri o genre. Sinasabing si Dr. Jose P. Rizal ang kauna-unahang Filipino na gumawa ng comics noong 1884 na inilathala sa Trubner's Records sa Europa ang comic strip niya na Pagong at Amachi. Ang salitang comics ay hango sa salitang English na comics at isinulat lamang na may titik ka alinsunod sa baybayin ng wikang Filipino. Mga katangian ng comics. Maaaring maglaman ang comics ng kaunti o walang salita at binubuo ng isa o higit pang mga larawan. Ang comics ay dalasan naglalaman ng mga maikling kwento ng kababalaghan, mga kwentong pambata, superheroes, drama at iba pa. Ang comics ay karaniwang makulay at puno ng mga komikong paglalarawan na mga tauhan, bagay o pangyayari sa kwento. Madalas ito'y may iba't ibang kwento na wakasan, subalit mayroon din namang mga itinutuloy sa mga susunod na issue. Spoken Poetry. Ito ang nauusong sining ng mga kabataan na isang malayang uri ng tula na kung saan maaari mong ilahad ang iyong naisin o maaari kang gumamit ng iba't ibang tema o kaisipan. Maaari ang paksa ay tungkol sa pag-ibig, bayan, kaaway, pamilya at iba pa. Minsan ay ginagamitan din ito ng musika para makadagdag ng emosyon. Sa Pilipinas, kapag maitim ka, pangit ka. Sa Pilipinas, kapag maputi ka, di ka naman maganda, sadyang maputi ka lang talaga. Sa Pilipinas, kapag K-pop fan ka, cancer ka. Di mo naman daw naiintindihan, linyahan ang mga feeling makabayan na hindi naman kabisado ang lupang hinirang. Ang kulturang popular ay isang kulturang maaari sabayan at sakyan ng tao. Sa kabilang banda, maaari rin naman tayo magpauso at gumawa ng kulturang ito. Ngunit, dapat natin isaisip na ang kulturang popular ay hindi maiwasang magbago. Kaya marapat lang na panatilihin pa rin natin at huwag kalimutan ang kulturang unique at sariling atin. Hindi dapat natin ito hayaang matabunan ng kulturang popular na sinasabing kulturang nagbibigay definisyon sa kasalukuyang panahon.